Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, bali bigyan ko lang kasagutan yung halos tinatanong ng mga baguhan seller or yung mga kakapasok lang. Bagong kakapasok lang na maging seller dito kay Sitaw. Kasi pag once na medyo madami na yung mga order na pumapasok sa atin, so nakaka-receive sila ng mga ganitong email galing kay Sitaw, itong related sa order processing reminder or related siya sa mga pending orders. So ang halos tanong nila kung pwede bang ma-store close yung mga online store natin dito kay Sitaw pag once na hindi natin na-process yung mga pending order. So ang sagot ko po dyan, hindi naman po basta-basta i-close ni Sitaw yung mga online store natin. Basta importante, nagpa-process ka pa din ng mga pending orders daily. Sabihin mo natin na maliit lang yung puhunan mo, basta kung nakikita naman ni Sitaw na at least daily nakakapag-process ka pa din ng mga order. So, hindi naman nila agad-agad i-close yung online store mo unless mag-request ka ng store closure or gusto mo na talagang tuluyang umayaw dito sa Sitaw. So magsisend ka lang ng email na sa kanila or meron naman dyan sa ating mga Sitaw application kung gusto mo nang i-discontinue yung pagiging seller dito kay Sitaw. Yun po yun. So yun po yung doon talaga pwedeng ma-close yung online store nyo. So sa mga ganito, sa mga baguhan, huwag po kayong masyadong mag-alala kasi okay lang po yan. Kasi halos lahat naman ng mga online seller dito kay Sitaw nakaka-receive. Kahit ako, kahit matagal na akong seller dito kay Sitaw, nakaka-receive pa din naman ako dito ng mga ganitong email kasi hindi naman po ako nauubusan ng mga pending order. Halos palaging may pumapasok pa din. So, to be honest, sa mga baguhan talaga kakabahan ka talaga. Kasi nung baguhan din ako, lagi akong nag-worry kung bakit, uy, nag-email na naman si Sitaw, ano na naman kaya ang ganito. And then, maya't maya may tumatawag sa aking account specialist na reminder na kailangan ko na mag-process ng mga pending order. Pero pag once na tumawag naman yung account specialist nyo guys, na sabihin nyo lang na medyo maliit lang yung puhunan nyo, maiintindihan naman kayo guys kung ganyan yung sitwasyon nyo. And then, kung gusto nyong mabawasan yung pasok ng mga order sa mga online store nyo, bali may ginawa po akong tutorial dyan kung how to lessen the store exposure para medyo mabawasan po yung pasok ng order sa inyo. So hanapin nyo na lang po dyan sa mga ginawa ko video. Baka sakaling mag-work sa inyo at baka sakaling makatulong sa inyo guys. So itong reminder na ito, huwag kayong mag-alala kung palagi kayong nakaka-receive dito. As long as napapalo mo yung mga rules dito kay Sitaw, wala kayong nababa-violate, okay lang po yon. At kung sa tingin mo naman pasok ka sa processing rate requirement dito ni Sitaw, which is 55%, so wala ka dapat ipag-alala. Kung may mga pending orders ka man, tapos nakaka-receive ka pa ng mga ganitong email, huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Kasi kung sa tingin mo naman sa sarili mo na pasok ka na sa processing rate ni Sitaw, so ipapakita ko sa inyo sa mga baguhan kung sakaling hindi nyo pa alam yung processing rate at kung saan ito makikita. So punta tayo dito sa Sitaw application guys. So yan, kaka-open lang. Ayan, punta tayo dito sa aking account. So, ayun.
And then dito sa click nyo lang ito guys, itong dashboard. So click nyo lang yan. So ayan, click lang natin yan. So pasensya na, medyo mahina yung aking internet. So ito yung sinasabi kong processing rate requirement ni Sitaw guys. So ito yon sa ngayong buwan, ayan po, nasa 64.93% yung aking processing rate dito sa Sitaw ngayong buwan. So ako, lagpas na po ako sa processing rate minimum dito kay Sitaw, which is 55%. Kaya kung nakaka-receive man ako ng ganong mga email na related sa order processing reminder, hindi na po ako nag-aalala kasi alam ko naman na pasok ako sa requirement ni Sitaw. So, yun lang yung gusto kong ma-share sa inyo. Kung mga baguhan kayo na lagi kayong nag-aalala about dun sa email notice ni Sitaw, okay lang yan. Basta importante naman makipag-usap kayo sa inyong mga account specialist. Ipaintindi nyo yung sitwasyon nyo na maliit lang yung puhunan nyo. So, nag-aantay lang kayo ng bumalik yung mga puhunan nyo na nasa freezing money pa. Maintindihan naman kayo. Hindi naman basta-basta isasara yung mga online store nyo dito kay Sitaw. Basta nagpa-process kayo daily, kahit paunti-unti, okay lang yan. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo para medyo mabawasan yung kaba sa mga baguhang seller dito kay Sitaw. So, laban lang guys. So, makakarating din kayo sa panahon na hindi na kayo mag-aalala sa mga ganyang email ni Sitaw. So, dati, nung baguhan ako, ganyan din yung sitwasyon ko. Pero sa ngayon, kampante na ako. Bali, relax na lang ba? So, ayun lang. I hope na nakatulong itong video sa inyo. So, kung gusto nyo mag-join dito kay Sitaw, so, napag-aralan nyo na kung paano nag-work, na-assess nyo na yung sarili nyo kung may pang-budget na kayo o may pang-puhunan na kayo dito kay Sitaw. So, nandyan sa description and comment section yung referral link ko. Mag-register ka na lang. Kung mag-register ka man sa aking link, i-message mo ako para ma-guide kita ng tama. Para maging kumita ka din dito kay Sitaw. So, i-share ko din sa inyo yung mga tricks na alam kong nag-work para hindi kayo gaanong mahirapan. Para ma-guide ko kayo ng tama. Para yung mga in the future na magiging tanong nyo, maisasagot ko. Masasagutan ko. At para ma-join ko din kayo sa aming group chat, sa aming team. Para at least papaano, kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-message doon. So marami naman magtatanong doon. Kahit ako, pwede kong sumagot dyan. So, ayun lang. Kung nagustuhan mo itong video na ito, please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.